Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 26, 2024. At bistado na. Ito pong si Pusit Sara Duterte, ano? Inawit na po ng kanyang special disbursing officer na si Gina Acosta. Ang katotohanan na siya ang nag-utos dito sa tao na ito para po ibigay yung confidential funds doon kay Colonel La Chica. Ayon po, dito po sa balita ng GMA News sa kanilang Facebook page at saka sa online website po nila, Special Disbursing Officer Gina Acosta of the Office of the Vice President said, Vice President Sara Duterte gave the go signal for her to turn over 125 million pesos in confidential funds in 2022 to a military officer. Acosta made the testimony during the ongoing House panel inquiry on the budget use of the OBP and the Department of Education during Duterte's tenure as Education Secretary. Hindi na po talaga makakalusot dito si Sara Tambalustay Pusit. Itok-itok, ipon-ipon, Shiminet Duterte, ah. Talagang wala na siyang kawala dito. Ang problema lamang, nung sila po ay naka-scheduled na sanang tanungin, ito pong unang tinatanong na si Gina Acosta, ibiglang sumama na ang pakiramdam. Kaya nakapagpaalam tuloy si Sara Duterte na samahan siya at umalis na po doon sa hearing. Pero panalo pa rin ng sambayan ng Pilipino kahapon, eh. Kasi bakit? Diba? Matigas ang mukha nitong si Sara Duterte na ayaw mag-take ng oath. O, take din siya ng oath kahapon. Hindi niya pala kayang panindigan na hindi siya mag-take ng oath. Dinag-take din siya ng oath kahapon. Kaya napahintulutan tuloy siyang magsalita ng mga kung ano-ano doon. Pero nakontrol naman yun ang ating mga kongresista. Ayon po dito, in particular sa GMA News Online, ha, BP Sara ordered her to release Confi Fund to Colonel, says OBP executive. Acosta made the testimony during the ongoing House panel inquiry on the budget use of the OBP and the Department of Education during Duterte's tenure as Education Secretary. Sabi niya po, and I quote, "May approval po kay Ma'am Inday Sara." Oh, baka sabihin niyo na naman, kismis na naman ito. Di panoorin po natin yung actual na interpellation nito pong si Congresswoman Luistro dito po kay Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer nitong si Sara Duterte. By the way, hindi po ito pangkaraniwan lamang na Pilipino, ha. Ito po ay, what I mean is, hindi siya kung saan lamang nanggaling. Meron po silang commonality sa origin. Lahat po sila taga Davao. At lahat po sila nakasama ni Sara Duterte, particular, pamilyar na pamilyar po sila sa confidential funds. Kasi sila-sila din po yung mga tao nung ito pong si Sara Duterte ay mayor pa ng City of Davao simula noong 2016 hanggang 2022 na nagmamanage po ng confidential funds ng mayor diyan sa City of Davao noong mga panahong iyon. Balikan po natin ang pangyayari kahapon diyan po sa House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability. We could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts, my signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certify the correctness of the data? Kasi yes or no? Yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Yes. Hindi mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan pa ang binigay sa akin ni Sir La Chica, ma'am. Again, dito ang napansin ko, mga tol. Itong tao na ito, alam niyang mali yung ginagawa nila. Imposible hindi niya alam yan. Pero nagpagamit siya. Kaya kahit ayaw niya na, magpapatuloy. Kilala naman natin ang mga Duterte. Hindi ka pwedeng tumalikod sa kanila. Otherwise, baka mapapatay ka. Eh si Sara Duterte nga, di ba?
gustong-gusto niyang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos? Katulad po ng maririnig po ninyo rito? May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Aranyana, at si Martin Romales. No joke. No joke. Diba? Ganyan ang utak ng mga Duterte. Nakita ko yung post ni Professor Antonio Contreras. Eh sabi niya, ang napansin niya kasi dito sa mga Duterte na ito, bagamat hindi niya naman pinangalanan, pero alam naman natin na ang tinutukoy niya, mga Duterte, ay yung kanilang DNA, tapos quote-unquote, kill. Ah, attitude, ganun po yun eh. Onyx! Ngayon, balik po tayo dito po sa hearing kahapon. Oh, tarantang-taranta na eh, si Acosta eh. Kasi wala siyang magawa. Ginawa kasi talaga nila yung bagay-bagay na ito. Confidential funds, napakalaking halaga, winidraw nila, tapos ayon sa utos ni Sara Duterte, ibigay sa isang kernel na nagngangalang La Chica. And please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yon? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir La Chica po, ma'am. Sa paningin niyo po, tinatanong siya kung tama eh. Bakit niya ibabato doon kay Colonel La Chica? Siya ang special disbursing officer. Puro iwas pusoy itong mga tao ng OBP eh. Pero alam naman natin na hindi nila maitatago na sila'y may kasalanan. By the way, isingit ko lamang po ito. Diba, kasama sa mga pinagsasabihan nitong si Tambalustay Sara Duterte na ipapapatay si Speaker Martin Romualdez, eh sumagot na rin po dyan ang speaker kahapon. Panoorin po ninyo ang balita. Magandang gabi, Dante. Ano ang naging sagot ni Speaker Romualdez sa mga paratang ni BP Sara sa kanya? Magandang gabi, June. Nagkaroon nga kanina ng session ang Kamara nagsalita o nagkaroon ng privilege speech si House Speaker Martin Romualdez, kung saan June sinagot na niya yung mga naging paratang ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. At ganyan din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ayon pa kay House Speaker Romualdez, siya ay napilitan na umanong magsalita. Sa pagsasalita na yan kahapon nito pong si Speaker Martin Romualdez dito sa mga naging pagbabanta nito pong si Tambalustay, eh sinisigurado niya ang kanilang full support para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyong ito. At hindi niya raw rin palalagpasin ang mga ganitong uri ng pagkakataon, lalong-lalo na ito ay istinuran ng isa sa pinakamataas na opisyales ng ating gobyerno. Tingnan natin kung ano ang mga susunod na magiging legal na hakbang dyan ng mga taong involved, ha? Pero malinaw naman na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mamaya mapapanood din po natin sa balita ay sinabi niya, itong mga kriminal na pag-iisip na yan o hangarin ay kanya pong papalagan. Balikan muna natin ang mga pangyayari pa rin sa House of Representatives kahapon. Bilang Special Disbursing Officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko, please po... Please answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature
unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Siyempre, mali. Pero ano ang magiging tugon dito nitong SDO? Tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Diba? Hindi natin malaman kung siya ba ay nagmamaang-maangan lamang o dahil sinasabi niyang tama kasi utos sa kanya ito ni Sara Duterte. Pero pagka ganyan ang naglilingkod sa ating bayan, dapat yan tanggalin eh. Dapat yan hindi manatili sa ating gobyerno. Kasi alam naman natin na mali po yun. Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir La Chica. Sasabihin niya na namang tama. Tapos wala naman pala siyang personal na kaalaman. Ibabato niya na naman dun sa Kernel La Chica. Pero alam niya, maling-mali talaga yung ginawa niya. Ayaw niya lang aminin. Ganito po umiiwas ito pong mga tao ni Sara Duterte sa kanilang accountability. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable dispersing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala. Tol Top 1, palagay mo may nalabag bang batas doon sa pagpapaubaya ni Acosta at nung SDO ng Education na ibigay at i-manage ang disbursement ng pera sa Kernel kahit halimbawang walang problema sa CF? Meron. Diba napakinggan natin kahapon, Tol Otto, spray painter, na merong sinusunod na regulasyon? At ang regulasyon na ito, ang SDO ang dapat meron pong sapat na pagkakataon o kaalaman, pamamaraan, doon po sa pagdi-disburse ng pera. Kasi sila nga yung accountable eh. Sila rin yung naka-bond. Tapos ipagkakatiwala mo sa isang tao na wala namang magiging pananagutan kung sakasakali. Kaya kung ang katanungan mo, sasagutin natin, merong nalabag na batas. Ano? Ang batas kasi, hindi lang naman Republic Acts, hindi lang naman batas pambansa, hindi lang naman presidential decree. Ang batas ay lahat ng mga alituntin na umiiral sa ating lipunan. Kasama po dyan yung mga alituntunin sa loob po ng ating pagsiservisyo ng mga public officials sa publiko. At bahagi ng serbisyo publiko na yan, nasundin ang mga alituntunin na yan. Kung hindi mo sinusunod, merong paglabag sa batas. Wala, may mangyaring hindi tama dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Dito na nininerbiyos si Acosta eh. Kasi talagang binibigyan ng emphasis nitong si Congresswoman Luistro na siya ang mananagot bilang SDO sa 125 million pesos. Kahit sinasabi niya yan na ang confidential funds na yan ay ibinigay niya kay Kernel La Chica. Apo ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba ipapayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. No, the question, Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon tatanggap lang ng tatanggap ng pera, tapos ni hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Diba? Common sense yun. Ikaw yung naka-bond, ikaw yung merong accountability, tapos mahigit sa 700 o 700 katao, tatanggap lang ng tatanggap nang wala ka man lang alam doon, ipagkakatiwala mo lang doon sa Kernel La Chica. Pero wala siyang magawa, kahit alam niyang mali, kasi utos ni Sara Duterte. Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Kernel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera.
papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question... Alam nyo kung ganyan ang katwiran, although hindi niya sinasagot ang tanong, pero kung ganyan pa rin ang katwiran, negligence yun on your part. Kasi sa aking pagkakaalam, bagamat ako'y hindi pamilyar sa kanilang mga gawain, pero pare-parehas naman kami naging public servant, merong tinatawag na incompetence. Di ba? At bahagi ng incompetence na yan, yung negligence. O kaya, merong tinatawag na mispisance o kaya non-pisance. Ano ba yung mga binanggit ko na yan? Pagka mispisance, merong kang dapat na gawing duty mo pero ginawa mo ito ng mali. Merong kang dapat na gawing duty mo pero hindi mo ito ginawa. That is non-pisance. At kapag ka totally illegal yung ginawa mo, that is malfeasance. Oh, lahat yan applicable sa isang public servant. At kung katwiran mo dahil voluminous, aba, meron ka pa rin pananagutan. At alam niyo yon marahil. Kaya nga, sumama po yung pakiramdam nito eh. Na high blood. Is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus. Sabi ni Rogelio Tapado, Tapuan, tanong lang, kung hindi nag-away sina BBM at Sara, mabunyag kaya yan? Ako, may tiwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ay nasa tama. Kaya kahit hindi nag-away si Sara at si Pangulong Bongbong Marcos, actually, di naman sila nag-away, inaway lang ni Sara eh. Kahit hindi inaway ni Sara, si Pangulong Bongbong Marcos, in due time, lalabas at lalabas ito. At walang magagawa si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi kumatig sa katotohanan. Kilala nyo naman si PBBM. Whether you like it or not, kahit kayo yung mga pink o dilaw, alam nyo ang pagkatao ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga kahit paano, yung ibang mga content creator nyo, di ba? Sumusuporta ngayon kay PBBM eh. Kasi nakikita nilang tama ang ginagawa ni Pangulo. Kaya kung yun ang tanong mo muli, kahit hindi sila nag-away o hindi niya inaway si Pangulo, lalabas itong kagarapalan ng korupsyon ni Sara Duterte. At walang magagawa si Pangulo dyan kung hindi imbestigahan. Kasi pag hindi inimbestigahan yan, o kaya ng House of Representatives, sana mapupunta ang Pilipinas at masisira si Pangulong Bongbong Marcos. Baka nagpaputol ako ng buhok kung nagkataon. Di ba? Halimbawa, alam ko na ganyan. May mga kabalastogan ang pinagagagawa sa ilalim ng Office of the Vice President tapos wala pang gagawing aksyon, di magpapaputol na ako ng buhok. Pero, hindi nyo ako mai-expect na ikikriticize ko si PBBM. Ayun lang ang masasabi ko mga tol. Ako ay pwedeng mag-withdraw ng support kung mali na ang ginagawa ni Pangulo, pero mananahimik na ako. Kasi malaki ang utang na loob ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang pagkandidato sa pagkapangulo, dahil sa kanyang personalidad, ang dati kong walang pag-asang buhay ay nagkaroon po ng pag-asa. Kaya bilang pagrespeto, kung sakali at wag naman sana na siya'y makagawa po ng pagkakamali, hindi ko po siya magagawang birahin. Mananatiling tahimik na lamang po ako at magpapatuloy sa mga bagay-bagay ng aking buhay. So, tuloy tayo dito. Acknowledgement receipts. My signature. Walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon. You have given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong... Bunny Dane, hindi po ba pwedeng suspendi si Tambalustay habang pinoproseso po ang investigasyon sa kanya? Actually, pwede po. Nasa ombudsman po yan. Ang ombudsman po ang merong kapangyarihan para po suspindihin, if ever, itong si Sara Duterte. Mapapakinggan po natin yan mamaya sa balita. 300 plus. My signature, my printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words,
wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand ang sabi niyo po si Colonel La Chica nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi niyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo papayag. Hindi naman pala eh. Now, let us go to the acknowledgement receipt. Ibig sabihin lamang mga tol, alam talaga nitong si Acosta kung ano yung tama at mali. Pero nagpupumilit siya na suportahan ang mali. Kasi boss niya si Sara Duterte. May pananagutan ba siya? Definitely, may pananagutan po siya rito. With the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Oh. Yan, ha? Sabi pa nila, meron daw mga Piatos dyan sa Davao. Ano kaya yung chicheria kaya yung tinutukoy nila? Pero sabi niya, pamilya Piatos daw. Nag-a-upload kasi ako ng video mga tol, kaya pasensya, nag-multitasking ako. Nakalimutan ko mag-upload sa Facebook kanina. Meron daw pong Piato sa Davao. Pero nung kinonfirma at specific na ang tanong, hindi niya raw alam kung merong Mary Grace. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyedo. Do you know Mary Grace Piatos? Talaga. Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said napapayag kayo kasi may apelyidong Piatos. San ho ba kayo nakakita ng apelyidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelyidong Piatos. I will be interested to know, Ms. Acosta, kung sino po yung mga taga-Davao na may apelyidong Piatos. Mga taga-Davao, meron po ba talagang pamilya Piatos dyan sa lugar ninyo? O nagsisinungaling itong si Acosta? Pwede bang paki-share nyo naman po sa amin? Kasi kayo nakakaalam yan. Katulad dito sa Pasig, may mga Santos, may mga Reyes, may mga Sulit, merong Nabayra, may Rodriguez. Diyan sa inyo, may Piatos ba talaga? Kasi parang ang hirap paniwalaan na merong apelyidong katugma ng ng chicheria. Maliban kung meron talaga dyan. Sige, pakita nyo sa amin. Kasi yun ang pinalalabas dito nitong si Gina Acosta. Believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po, meron. Meron? Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? Tama. I am reminded by... Merong reward. 1,000,000 pesos para sa magpapakilala o makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay Mary Grace Piatos. By the pledge of, I believe, the Young Guns, who contributed money to raise 1,000,000, asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po,
Nagbibis lang po ako sa binigay po ni... Oh, in fairness naman daw, sabi ni Odie Lennon, sabi ng friend niya na taga Davao, may piatos pero single T lang. Eh kaso, piatos talaga na chichirya ang pangalan, double T yung nakalagay sa resibo eh. Sir La Chica, na mga binalik sa Costa, kindly answer the question po. As sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Okay. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel Achika. Kaya hindi niyo alam kung ano nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala niyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that? Yun ang mali doon, mga tol. Kasi yung confidential funds na yan, or kahit anong pondo ng gobyerno, dapat yung SDO ang may hawak dyan. Hindi kung sino lang. Paglabag po yun sa ating regulasyon. Acknowledgement receipt. Paano niyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapirma po. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount 70,000 pesos for the payment of reward medicines. Mary Grace Piatos. Naniniwala ba kayo dito? Ang dali lang gumawa nito. Kung gawa-gawa lang nila ito, saan napunta ang pera? Eh malamang sa malamang, baka sa bulsa ng mga taong nakinabang dito. Sino-sino ba yung mga nakinabang? Kung ano yung nasa isip ninyo, yun din ang nasa isip ko. Oh, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am, si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumirma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Puro turo. Ngayon, dahil sa mga pangyayari na ito, nagga-grand meltdown itong si Tambalustay Sara Duterte. O, panoorin po ninyo ito pong balita. Ah. Nawalan ako ng internet. O, tuloy po natin ito. Dito tayo. Pasensya na mga tol at di ko alam kung sa computer ko na naman o malamang sa internet kasi nag-upload pala ako ng video. Kaya medyo bumagal yung internet. Nakakabit ako sa PLDT Now. Habang inaantay natin ito, tuloy muna tayo sa... Ito na pala. O, ituloy po natin ha. Dahil po sa mga pangyayari na yan, prior doon sa kahapon ha, merong limang hearing na nangyari. Ika-anim yata yung kahapon. Tapos sa... Ika-anim o ika-pito na yung kahapon. Sa mga hearing na yan, talagang hindi umaattend ang mga ito eh. Tapos nung last hearing, hindi kahapon ha, nung nakaraan pang hearing, dumalo na yung Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff nitong si Sara Duterte. At yon ay na-cite in contempt, nakulong sa House of Representatives at to the rescue na ngayon si Romeo. Ay hindi, si Sara. No, to the rescue na siya. At kung ano-ano ng meltdown ang nangyari. Bahagi ng meltdown na yan, ito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila. Ang baliw, ano? Ano yun? Imaginary, meron siyang mamamatay tao. Yung magtatangka sa buhay niya. Yung gawa, kasi alam nyo mga tol, kaya marahil naiisip ito ni Sara Duterte, gawain kasi nila eh. O baka sabihin nyo, sinisiraan ko sila, hindi.
gawain talaga nila magpapatay ng tao. Ilang beses nang inamin niya ni Rodrigo Duterte. Sa parte naman itong si Sara Duterte, hindi man niya inaamin, pero sinabi niya na siya'y kumontrata ng papatay kila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos, at saka Speaker Martin Romualdez. Kaya dapat seryosohin po ang bagay na ito. And then he said this. Dalawang araw matapos ang pag-ubatang yan ni Vice President Sara Duterte, gitit Pangulong Bongbong Marcos. Yan, ang ganun na si lang kagali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Tama. Kaya ganun kadali na napatay ang libo-libong mga Pilipino sa panahon ng panunungkulan niya. Nitong si Rodrigo Duterte. Kasi napakadali lang eh. Para sa kanilang magpapatay ng tao eh. Pangulo ng Pilipinas. Ganun lang kadali mo pagplanuhan. How much more ang mga pangkaraniwang Pilipino? Pero sagot na yun eh. Nasagot na yun ang kasaysayan. Dahil sa datos nga, official po ito eh. Mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. Ilang libo? 20,322 ang napatay ng mga Pilipino. O kaya, yung ganitong mga salita ng mga Duterte, hindi nila pwedeng sabihing hyperbole lamang yan, hindi nila pwedeng sabihing joke lamang yan, o na misconstrued in its logical context yung sinabi niya, blah, 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 blah. Hindi pa pwede. That is a serious threat. And dapat anihin ninyo kung ano yung mga legal consequences nito. Ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ayon sa Pangulo, tapos na sanang usapan. Parang first time ko makitang galit si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mata. Parang this is the first time na makita ko si PBBM. Ayon sa Pangulo, tapos na sanang usapan. Paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Yeah. Yan. Diba? Makikita nyo sa mata ni Pangulong Bongbong Marcos na nagalit siya. Hindi yung normal na mata na nakikita natin sa napakaraming mga pagkakataon. Ay aking papa. Diba? Diba, nababasa naman natin ang mata ng isang tao. Kasi, kahit napakabait kang tao mga tol, tingin ko, pagka ganito ang sitwasyon, magagalit ka talaga, lalong-lalo na, hindi lang ikaw yung pinagbabantaan. Asawa mo pinagbabantaan. Buti nga, pinairal ni Pangulong Bongbong Marcos dito ang pagiging ama ng Pilipinas eh. Hindi yung pagiging asawa. Kasi kung pagiging asawa ang kanyang pinapairal dito, baka hindi ganyan ang maging reaksyon niya, talagang galit. Alam naman natin kung gaano kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Lisa. Tapos pagbabantaan mong papatayin yung mahal niya. Pero siyempre, mas nangingibabaw sa kanya dahil ama siya ng Pilipinas. Kaya yun yung tama niyang gawin. Ayon sa Pangulo, tapos na sanang usapan kung tutuparin lang anya ang sinumpa ang parata bilang likod bayan na magsabi ng totoo. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Tama. Kung sumagot lamang sila, walang ganitong eksena ngayon eh. Ano ba ang mahirap sa pagpapaliwanag kung wala kang ginagawang mali? Mahirap lamang magpaliwanag pag mali ginagawa mo. Ngayon ang katwiran nila, confidential funds kasi. Bakit? Pagka confidential funds ba ang pinag-uusapan, 100% tama na yung ginagawa mo? Yun ay hindi pa pwede. Hindi nyo pa pwedeng ikatwiran lamang yun. Kaya nga nagkakaroon ng ganitong pag-iimbestiga eh. Kasi confidential funds ang pinag-uusapan at maraming ebidensya na hindi tama ang ginagawa nyo sa paggasta ng pera na yan. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Buwelta naman ni VP Sara. Hindi ko rin palalampasin. Eto, ang lakas mang gaslight. Kala mo, api siya. Pa-victim effect. Ikaw yung gumagawa ng paglabag sa batas, tapos ikaw pa yung merong
ganang magalit. Spoiled brat talaga eh. Yung ginagawa nila sa akin. Bakit? Ano ba ginagawa nila sa'yo? Imahinasyon nyo lamang yun eh. Tapos pinalalabas pa ng mga supporter nito ngayon na yung sugat niya raw rito sa leeg ay tangka pagpatay sa kanya. Bakit ngayon nyo lang yan nire-raise? Nakita ko kasi sa post ni Sir Melchor Vergara eh. Ano, bakit nyo ngayon lang nire-raise yun? Kung talagang yung sugat na yon ay tinangkang patayin ka, imposible ang hindi nyo i-capitalize yung circumstances na yon for your narrative. Ang galing yung gumawa ng kwento eh. Pero lahat ng kwento ninyong pinagagagawa, mga sablay. Sa pagparag ng Pangulo, sa kanya mga pahayag. Kumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benito Aquino. Yan, napakalayo nung issue, di ba? Kumalag daw yung bayan nung pinapatay nila si Benigno Aquino. Eto, Senator Amy Marcos. Harap-harapan ng sinisiraan ng pamilya Marcos. Akala ko ba mahal mo ang pamilya Marcos? Akala ko ba yung legasiya ng iyong ama ang iyong minamahal? Kaya ka naninindigan. Kasi sinasabi mo, ang legasiya ng iyong ama ay parang katulad ng sa mga Duterte. Nagtataka ko bakit kinukumpara ni Amy Marcos eh. Pero dito maliwanag na yung legasiya ng inyong ama, ng inyong pamilya, sinisira sa harapan ng publiko nitong si Inday Duterte. Bakit hindi mo magawang kondenahin ito, Senator Amy Marcos? May mga chismis na kumakalat ngayon pero hindi ko nababanggitin kasi wala naman akong paghuhugutan doon. Hindi katulad ng chismis ni Ramon Tulfo na pwede natin banggitin kasi binulgar ni Ramon Tulfo sa harapan ng publiko. Sa naunang pahayag, sinabi ni BP Sara na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag. Ginagawa mo pang uto-uto ang taong bayan eh. Ah, ito malamang ang gumawa nito, hindi naman si Sara Duterte. Malamang yung Sunshine Paharda, yung abogado niya dyan sa OBP. Nakasama niya simula pa nung siya'y mayor pa lamang. Kasi yung tono ng mga panulat nitong mga press statement ah nitong si Sara Duterte, parang tono ng pananalita kahapon ng Sunshine Paharda. 'Di ba matikas magsalita yung Sunshine Paharda, palasigaw din. Sarang-sarang datingan. Ay tinuring na raw na national security concern ng National Security Council o NSC. Hinamon din niya ang NSC. Nabigyan siya ng copy ng notice. Alam mo, Sara Duterte, kung ikukumpara mo ang sarili mo sa Pangulo, malayo. Kasi, logic naman, kapag ka pinagbabantaan ang buhay ng Pangulo ng Pilipinas, parang pinagbantaan mo na ang welfare ng buong bansa ng bawat Pilipino. Siya yung nagdi-deliver ng servisyo eh. Siya yung pinuno ng bansa. Eh ikaw, Vice President ka, assuming kunyari na meron kang threat. Assuming lang ha, kunyari lang yun. Makaka-apekto ba yun basically sa servisyo sa publiko? Hindi. Kaya kung comparison ng pag- kasi sinasabi niya eh, pag sila considered national security matters na, pero pag ako, wala lang. Pa-victim. Sinasabi niya na kahit vice presidente siya, pag may threat sa kanya, baliwala lang daw. Eh wala namang threat. Nilinaw nga kahapon sa press conference ng ating law enforcement authorities na wala silang nakakalap na anumang impormasyon na merong threat sa iyo eh. Yung pinapakalat nyo ngayon ng mga vlogger mo na yung aid mo daw, pinagtangka ang kampatayin at ito daw ibigay ng Office of the President, gawa-gawa nyo lang yon. Huwag nyong lokohin ang taong bayan. Ang attendees, mga litrato, at notarized minutes sa pagpupulong kung saan nagkasundo ang NSC na ituring na national security concern, ang kanyang mga pahayag. Dapat isama rin daw sa agenda ng susunod na pagpupulong ng NSC ang kanyang hiling na makapagpresenta ng mga banta sa Vice Presidente, sa Office of the Vice President at sa mga tauhan nito. Nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa President. Pero personal na opinion yun nitong si National Security Advisor Edgardo Anyo. Magkaiba ang NSC sa NSA.
ang NSA, tao. Ang NSC, council. Ang council, binubuo ng mga tao. Hindi porket sinabi ni NSA, ay yun na yung official na pahayag ng NSC. Open letter nga eh. Di ba? Pero siyempre, ang lalabas sa harapan ng publiko, sinabi ito ng NSC kasi NSA ang nagsasalita. Pero kung ididemand mo ngayon na yung mga minutes, meetings, presence ng attendance ng kung sino-sino doon, sino ka para mag-demand sa kanila? E miyembro ka lang din naman ng NSC. And sa ngayon, parang wala kang kwentang miyembro niyan. Kasi yung chairperson ng NSC o yung pinakapinuno nito na si Pangulong Bongbong Marcos, yung pinagre-reportan ng lahat ng mga miyembro ng NSC, ay mismo mong pinagbabantaan ang buhay. Huwag ka nang magkaroon pa ng kahilingan na sumama pa sa kanila. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa sarili mo. Yung National Security Council, supposedly poprotekta sa ating seguridad pambansa. Pero yung seguridad pambansa na yan, kung saan ang Pangulo ng Pilipinas ang pangunahing nagpapatupad, pinagbabantaan mo, tapos may gana ka pang mag-demand ng mga ganyang bagay? Pero apparently, they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. What kind of country is this? Bakit may threat ba talaga sa'yo? Gawa-gawa nyo lang yun eh. Imposible mga tol na kung may threat kay Sara Duterte, hindi puputok sa balita. Napaka-imposible po niyan. Ngayon niya na lamang sinasabi kasi ang layunin niya, i-divert ang issue. Pero ang tunay na issue ay ang paggasta nila, hindi natin alam kung tama o mali kasi ayaw naman nilang sagutin talaga ng confidential funds. Una, nagkakahalaga ng 125 million pesos at ito ay ginasta sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022 at noong 2023 mahigit sa 600 million pesos na confidential funds para sa OBP at sa DepEd. Yon ang tunay na issue. Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Ayun nga, ang masakit na katotohanan eh. Parte ka ng gobyerno pero sinisira mo ang gobyerno. Parte ka ng gobyerno, pinagbabantaan mong papatayin ang pinuno ng gobyerno. Parte ka ng gobyerno pero ikaw mismo mali ang kaparaanan sa paggasta ng pondong ipinagkatiwala sa inyo. Ngayon, kung pinagmamalaki mo na ibinoto ka ng sambayan ng Pilipino, hindi na 32 million ang bumoto sa iyo dahil ako, isa ako sa nagsisisi kung bakit kita binoto. May nakita pala akong survey kanina sa Tangere. Hindi ko lang ma-share na sa inyo ngayon na wala na sa screen ko. Pero patuloy na bumabagsak ang trust and approval rating nitong si Sara Duterte. At ang ating Pangulo, nagme-maintain lang pero tumataas pa rin ang bahagya. Yun, pagpapakita lamang yun, Sara Duterte, na base sa official na survey, ang tiwala ng taong bayan sa iyo ay nawawala na unti-unti. Ibig sabihin lang din nun, yung mga bumoto sa iyo, nagsisisi na katulad ko. Mali talaga eh, na binoto natin si Tambalustay Sara Duterte. Pero wala tayong magawa. Ang magagawa na lamang natin siguraduhin sa mga darating na halala na wala na pong Duterte at mga supporter nito makasama sa national politics. And I hope diyan sa City of Davao, matalo na ang mga Duterte. Sana maging matagumpay ang mayoralty bid nito pong si Carlo Nograles. Talunin niya si Rodrigo Duterte dahil pag nangyari yon, napakarami siguro na mga korupsyon diyan sa Davao ang malalantad. Nagtitiwala ako na kapag wala na ang mga Duterte sa kapangyarihan sa City of Davao, ang mga korupsyon na nangyari dyan malalantad at ang mga tao dyan hindi na matatakot. Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Sabi na dapat sabihin mo rin yan sa sarili mo. Double standard ka talaga, Sara Duterte. Nakakalimutan mo yata na sinabi mo, ikaw ay walang kinikilalang number one sapagkat ikaw lang ang pinakamataas na pinuno dito sa bansa. Ayaw mong kilalanin si Pangulong Bongbong Marcos. Diba, one of your meltdown na live streaming, sabi mo, walang presidente,
vice presidente lang meron ng Pilipinas. Tapos ang kapal na mukha mo ngayon sasabihin na kilalanin ka bilang vice presidente kung ikaw mismo hindi ka kumikilala sa presidente na binoto ng napakarami ding mga Pilipino? Hindi na siya umaasang magiging pata sa kanila ang gobyerno. This is clear political harassment. This is... Grabe, paawa effect, pabiktim, ano? Political harassment. What you sow, ano ba yung kasabihan na yon? What you reap, you will sow. Tama ba? Na nalilito ako sa mga memorization eh. Ano, kung ano ang tinanim mo, ay siya mong aanihin. Ha? Baligtad yata yung sinabi ko. What you sow is what you reap. Tama. Salamat, Pido dito. Tinulungan mo ko. No? Di ba? Kasi ganun yung ginawa nyo eh. Nagtanim kayo ng nagtanim ng mga hindi magagandang bagay, kaya inaanin nyo ngayon. Ginawa nyo sa mga kalaban nyo sa politika noon, kaya nangyayari sa inyo ngayon. Yeah. Ang pinagkaiba lamang, gawa-gawa nyo lamang sa mga kalaban nyo sa politika noon, samantala ngayon, eh misto lang totoo yung mga akusasyon laban sa inyo. Kasi hindi kayo makapagpaliwanag eh. You reap what you sow. Tama. Sabi rin ni Science and Facts. Ha? Political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Bilang tugon sa itinuturing nilang seryosong banta sa buhay ng Pangulo, binoble na ng President... Ito na yung mga abangan natin sa mga susunod na araw. At sana hindi ito investigasyon lamang. Sana magresulta talaga ito sa pagsasampa ng kriminal na kaso. At even sa pag-aksyon dito ng ombudsman, may nagtatanong kanina, pwede. Pwede pong isuspindi ng ombudsman kung meron silang makikitang legal na basihan ang vice presidente ng Pilipinas sapagkat hindi po siya immune sa kaso. Security Command ang kanilang seguridad. Naka-red alert daw sila simula nitong Sabado at mag-iigpit sa pagbabantay sa Pangulo sa mga susunod na araw. Ang opisyal ng Department of Justice tinawag na self-confessed mastermind ang bise at sinabing gagamitin ang buong pwersa ng gobyerno para matukoy yung kinausap daw niyang assassin. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force. Lahat ng mga posibleng paglabag sa batas na maaaring nagawa nitong si Sara Duterte, gagamitin laban sa kanya. Isa sa mga nakikita natin dyan, grave threat, may nagsabi na isang abogado, attempted murder, at merong ding nagsasabi na it could be an inciting to sedition. No? And syempre, hindi rin mawawala dyan yung mga administrative matter. Kasi public officer ito eh. Sabi nga po sa ating konstitusyon, di ba? Public office is a public trust. Dapat at all times, you should be accountable to the people. At umaksyon sana dito ang ombudsman. Pero hinahangad din natin na bilisan po ng ating kongreso o ng sino mang kongresista ang pagpapail po ng impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Lahat ng legal na posibilidad dapat gamitin na dito. Enough is enough, ika nga. Tama na yung lawlessness na ipinapakita nitong si Sara Duterte. Ipasusugpi na naman ng National Bureau of Investigation si VP Sara at bibigyan ng 5 araw para humarap sa otoridad. Hindi po namin agad inaresto si... Ito ang masakit na katotohanan. Kasi binibigyan siya ng kortesiya eh. Para tuloy ang nangyayari, pagka mataas ang katungkulan mo, ganun-ganun na lamang ba? Si Ronel Mas, inaresto ng NBI noon. Itong si Sara Duterte, pwede namang arestuhin. Hindi pa pwedeng arestuhin kasi mataas nga ang katungkulan. Wala tayong magagawa din kung yan yung paniniwala nila, discretion nila yan. Pero ang magiging epekto dito sa taong bayan, hindi po pantay ang batas. Porket makapangyarihan yung tao, hindi pa pwedeng arestuhin. Pagka pangkaraniwang tao, like teacher, pwede niyong arestuhin.
President dahil siya ay Vice President. Napakataas na official. So, we are giving her chance, due process, to answer. Handa naman daw itong harapin ng bise. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero, dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Sino ka para sagutin ng NBI? Sino ka, Sara Duterte? Hindi porket vice-presidente ka, sasagutin ka nila. Ngayon, kung may reklamo ka sa threat mo, dapat ipaalam mo na kagad sa kanila yan para maimbestigan. After all, nandiyan din ang BPSG, di ba? Yung Vice President Security Group. Bakit wala kayong isinagawang investigasyon kung talagang merong threat sa buhay mo, Sara Duterte? Kasi gawa-gawa nyo lamang ito. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung sopina. Pinapreserve na rin ng NBI sa Meta ang video bilang ebidensya. Sinimula na naman ang PLP-CIDG investigasyon kaugnay sa mga pahayag ng pangalawang pangulo. Yan yung mga abangan po natin sa mga susunod na araw, ano? Kung meron ba talagang magiging resulta ito. Pero ako naniniwala ako na iba ang sitwasyon ngayon sa mga nakalipas na buwan o taon. Mismong pangulo na po kasi ang nagsabi. That is a policy na. Ang mga kriminal na pagtatangka ay kanyang papalagan. When the president said that statement, yon ay polisiya na. Sabihin niya na, hindi niya man kailangan sabihin sa mga law enforcement authorities, pero dapat gawin niyo na kung ano yung nararapat. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.